Okay, so next part po natin ay ang tinatawag natin na Gmail na gamit ngayong panahon ng pandemic, no? So kahit yung mga students natin, mga teachers, very useful tong ating Gmail. So ano bang matututunan natin? Skills to master, learn how to use Gmail search operators, learn how to launch a Google Meet and chat from Gmail, and many more. Next, task natin, one of three. So meron lang tayong tatlong task dito. Use the search bar in Gmail to find emails with attachment. So ito yung mga attachment, like, you know, example, mga PDF, docs, or any files na naka-attach, okay? Including mga pictures, videos na binigay niyo po. Use the search bar in Gmail to find emails with the star or label. Then number three, use the search bar in Gmail to find email from a colleague. So dun mo tayo sa number one. Search bar natin na dapat may attachment. Okay, so type lang natin ang ating Google. Okay. Google, ayan. Okay, so ayan. So makiklik natin yung Gmail natin dito. So ayan yung ating Gmail. Na dapat daw may attachment daw. Search natin yung may attachment. So ito yung kagandahan ni, ano, no, ni Google sa kanyang Gmail. Ano. So pwede tayong maglagay dito ng sa search natin. So, ito yung mga sample na attachment. To. Okay. So, click lang natin yan. Close natin to. Ating calendar. So, attachment. Okay. Close lang natin yung calendar natin. And then, attachment. Okay. So, attachment. Attach. Yeah. Attachment. Okay. Click lang natin yan. So, ayan dito lalabas yung mga email na sinend sa iyo na may attachment na nakalagay. Okay? So, antayin lang natin. Nagsasearch siya. Siguro marami to. Okay? So, ayan. So, ito yung mga sample na ayan. So, may mga attachment siya. Ayan. May mga image, Google Classroom attachment. Ayan. So, mga image. So, ayan. So, medyo madali lang, no? Kung naghahanap ka ng attachment, just search mo lang din kung ano yung file name na gusto mong i-attach. Okay? Next. Okay, so next natin. Ano daw yung next natin dito? Ayan. So next natin is search bar yung may star naman. Ayan. So may star naman, so search lang din natin dito. Type lang natin starred. And start. Ayan. So, label or start. Click lang natin yan. So, ano naman yan? Ano naman ang pinapakita niyan? Ito naman yung mga email na lilagyan mo ng star. O kaya sinetting mo na magkakaroon siya ng star. Mga important email yan. Ayan. Okay? And mostly, makikita mo din sa left side, madali lang yan makita. So, ayan. So, kung nilagyan mo ng star yung, ano, yung email na nakukuha mo dun sa tao na yon. Ayan. So, madali lang mo lang siyang makikita. Nasa left side lang siya. Kung naka-inbox ka, okay, so isa pang way, sa search, aside from searching, click mo yung starred. Ayan. So, lalabas na lahat yung email mo na may star. Ayan. Diba? So, yan yung isa pang mabilis na way para makita mo yung mga important files or email na isinend sa'yo. Nilagyan mo ng starred. Okay? So, nagawa na tayong number 2. And number 3, use the search bar in Gmail to find email. So, example, punta ako sa search bar. So, halimbawa sa search ko, halimbawa yung mga email na sinend ni Sir Mark Anthony C. Ayan, so click ko lang yan. And then, ayan. So, ito yung lahat ng email na may connection kay Sir Mark. Okay? Ayan, so ito yun. Okay? So, click lang natin yan. Okay, kung gusto mo mag-email sa kanya, ayan. And then, ayan. So, may mga email yan na connected kay Sir Mark. Okay. Okay, so ayan. So, lalabas siya. Yung mga sinend ni Sir Mark na email. Okay, so, dito may mga option dito tayo. Chat rooms, ayan. So, pwede natin makita yan. So, from, ayan. Oh, Mark lang. Mark Anthony sila. Ayan. So, ayan. So, may makikita tayo dyan.
Ito kasi naka ano yan, nakatag si Sir Mark. Okay, diyan sa mga email na yan, nakatag si Sir Mark yan. Kaya ayan lumalabas. Okay. So, next natin. Ayan, tapos na tayo yan. Next natin is task 2 of 3. So, ano naman yung 2 of 3? Use the search bar in Gmail to find emails with keywords. And then, create filter that automatically adds a star to email from someone important. Example, your boss. Okay, so yung keywords muna tayo. Sample keywords. Sample about Colibri. Okay, so about Colibri. Search ko lang siya. So, ayan. So, very important yan. So, it's all about Colibri. Lalabas dyan. So, ang daling mag-search. Ayan. So, ito yung favorable na part natin. No? So, ayan. Puro email yan from Colibri. Ayan. Na nasa email ko. Okay? So, ayan. So, medyo mas madali siyang ma-search. Okay? Then, sabi naman next na gagawin natin. Okay? Click muna ulit natin yung inbox. So, sabi daw dito, ang next na gagawin, maglalagay tayo ng star doon sa email. So, automatic siyang maglalagay ng star. Pwede kasing manual. Example, lagyan ko doon ng star. Ito, halimbawa, mahalaga to sa akin. Lagyan ko siya ng star. Kapag lagyan ko ng star, lalabas na siya automatic dito. Okay, yung kay Benedict, ayan. So, ngayon, pwede mo siyang tanggalan ng star kung hindi naman siya gano'ng importante. So, pagbalik mo sa inbox mo. So, wala na rin siyang star. So, maglalagay tayo ng star daw doon sa email. So, automatic daw, meron siyang makikitang ano, pagka nag-send sa'yo yung email na name na to, automatic magiging star siya. Magkaka-start. So, setting lang tayo. Then, all settings. See all settings. Tapos, lalagyan natin ng filter. Ayan. So, dito may makita tayong general, labels, inbox, accounts, filter, and block, address, forwarding, add-ons, and chat, and meet. So, dito tayo sa filters. Pwede rin tayong mag-block ng email, yung mga makukulit. Tapos, what we're going to do, maglalagay tayo ng new filter. Create a new filter. Sa example, kay Sir Mark yung importante kong email. Gusto ko lahat ng isi-send sa akin ni Sir Mark Anthony C. Magkakaroon ng star. Okay? So, lagyan ko dito, important. Okay? Tapos, meron tayo dyan 2. Pwede mong i-forward agad. Pag nakuha mo yung email, diretso sa email nino. So, pwede mo siyang automatic na mag-i-email siya. As the word, okay, pwede rin. Lagyan mo ng mga words na kung important na ma-detect niya tong word na to. Doesn't have na word. So, pwede kang maglagay ng mga restriction. Ano. Then, create filter tayo. Okay, so create filter natin pag kinilig natin. Pwede tayong mag-skip the inbox. I-archive niya agad. Okay, so pag kinag ko yan. Mark as read. So, automatic babasahin niya kahit di mo binabasa. Pero ang goal natin, star it. Ayan, lalagyan ng star. Pwede rin dito apply the label. So, pwede kang mag-create ng label. Okay, so, na automatic yung mga label na yan. Nandito yan sa left side. Ayan. So, pwede kang mag-create ng mga labels. So, automatic, saan siya papasok na label? So, pwede kang mag-create na yan. Automatic doon siya papasok sa label na ginawa mo. Okay, so forward it. Ayan yung kanina. Delete it. Pag nabasa mo itong, hindi mo na kailangan basahin, automatic delete niya. Never send it to spam. So, hindi pag na-receive mo itong email na to, yung iba kasing email, ginagawa niya spam. Or send template, automatic. Pag may na-receive kang email kay Sir Mark Anthony, may gusto siyang makuha na template, so automatic, pwede mo siyang isetting dito. Then, always mark it as important. So, automatic, magbamark siya important. Never mark it as important. Categorize. So, pwede siyang primary, social, and so on. Okay? And then after that, create lang natin yung filter. Ayan. So, ibig sabihin lahat ng marireceive ko kay Sir Mark Anthony C. Okay? So, lahat yan magkakaroon na ng star at papasok na siya dito. Okay? So, hindi ko na siya kailangan lagyan ng ganito na imamanual ko. Lalagyan ko siya ng star. Okay? So, automatic siya papasok siya dito sa start. Okay? So, lahat ng makukuha ng email kay Sir Mark, automatic lalagyan niya ng ganyan. Kaysa, pwede mo rin naman gawin, mamanual mo isa-isa yan. Click mo yan ng ganyan, pwedeng ganyan. Pero again, medyo toxic yun. Ano? So, pwede mo nang iset up. Depende sa iyo. Okay? Sa gusto mong gawin. Gusto mo itong nare-receive mo na mga news
from Lazada, pwede mo rin siyang i-set up na hindi mo na siya makikita sa inbox mo, dun sa label agad siya papasok. So, yun. So, punta tayo sa next. Last, 3 of 3 na task. Invite a Google Meet from your Gmail. Start a chat with a colleague. So, dito sa ating Gmail, pwede rin tayo mag-invite. Okay, so ayan. So, pwede tayo mag-create ng, sabi daw doon, ano? Google Meet. So, ito sa left side, sa bandang baba, may new meeting. Ayan. So, pwede ako mag-send ng invitation. Ayan. So, send ko. Okay. Sisend ko, halimbawa, sa email. Okay. So, no, meron akong, ano, meron akong create dito na, ano, na, na Google Meet sa loob. Or, okay, automatic tayo mag-join tayo dito. So, pinawa ko. Ayan. Na meet. And then, isi-send na lang natin yung link. Okay, by a chat, by email. Ayan, kututol dito. Ayan, email ko siya. So, email ko siya dun sa aking isang account. Ayan, so send ko siya. So, may invitation siya, no, sa loob. So, pwede rin nakaganto. And then, kukunin mo na lang yung kanyang, ano, yan, yung link niya. Please. Cancel natin to. Ayan. Ayan. So, ayan, copy mo na lang yung link. Tapos, send mo na lang sa kanya. Okay? Then, next is, sabi, mag-chat. Okay, so, ang kagandaan nito si Google Calendar, no? Pwede tayong mag-chat dito. So, this one, nasa left side. Plus, and then, mag-add tayo ng mag-chat. Okay? And so, medyo mabagal na yung internet natin. Okay, na kung saan pwede ka dito magkaroon ng chat box. Okay. So, start the conversation. Okay. So, just like this one, nakapag-create na kami ng rooms. Ayan. So, pwede kayo mag-join us. Ayan. Pwede ganyan. Pwede ka mag-create ng mga chat. Okay. Kung saan yung mga kasamahan mo, imbis na sa Facebook kayo mag-chat, sa Facebook Messenger, dito na lang kayo mag-chat. So, medyo nagahang siya. Alright? So, there are many ways on how to maximize Gmail. And sobrang, actually, ganda nito pag na-maximize mo yung paggamit niya. No? So, ayan. So, hindi pa rin lumalabas yung chat natin. So, pero, ayan. Pero, dito siya ginagawa. So, tulad nito. Ayan. So, person, room, boot, bot. Ayan. So, start a conversation. Create room. Ayan. Pwede. Browse room, find the bot, message request. So, pwede tayo mag-start conversation. Tapos, send lang ng email. Okay? So, yan. So, pwede tayo mag-send ng email para mag-chat. Okay? So, that's it.